showbiz, Panatex, Miss Bel Mariano and Donnie Pangilinan. Aba, may inilabas sa publiko patungkol sa proposal. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para kung unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago natin simulan, of course, ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga supporters and fan of Miss ang Don Bell, na si Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa updates natin patungkol kay Bel and Donnie Pangilinan. Marami po sa inyo talagang humanga at talagang hindi maitago ang pagmamahal para kay Donnie and Bel Mariano. Narito po ang ilan sa mga komento. Panoorin natin. Sabi po ni Ma'am Soledad Cosme, "Good day, Ma'am Darrens. What is the problem of wearing again your dress? Walang big deal doon. Kahit ilang beses mang isuot yan, basta malinis at mabango at mukhang malinis at maganda ang magsusuot tulad ni Bel. Kita naman natin how smart and beautiful of Bel wearing any kinds of dress, especially Shein, PH. Kukuhanin ba siyang first Filipina ambassador of their clothing product kung di siya fit dito? Kaya wag umarang-harang mga bashers na yan at wala silang masabing issue. Pero okay lang, di naman bother ang mains natin, our beautiful Barbie doll, Bel Mariano. Cheers for her. With guapings, Donnie Pangilinan, Don Bel forever." True naman po, di ba? Kasi meron po kasi mga vashers na nagsasabi na paulit-ulit lang daw yung sinusuot ni Bel. Which is bagay na tinawanan lang ni Bel nung sinanong po siya sa kanyang interview with regards to that matter. Which is very positive naman yung outcome sa kanya. Sabi ni Ma'am Shamel Reyes, "Tama naman si Bel, como ba artista, hindi na pwedeng mag-ulit ng damit. Yan ang batang walang arte sa katawan at yan ang nagustuhan namin sa kanya. Kahit malaki na kinikita niya ngayon sa bangketa nga, pag pinakain mo yan, kakain yan eh. Kesa naman sa iba dyan na piling mayaman." Ayan. So ito naman po ang isa sa mga pasakali ni Ma'am Amelia Reyes, ano, na kahit na si Miss Bel kasi, ano yan eh, kahit saan mo po siya dalin, diba? At kahit ano pa ipasuot mo sa kanya, kahit anong gawin mo sa kanya, as long as na hindi siya makakapagtapak na ibang tao, gagawin niya po yan. Yan ang isang Bel Mariano. The reason why many people are really admiring Bel Mariano for being true, no, sa kanya pong sarili. Hindi niya kailangan mag-pretend para lang magustuhan ng ibang tao. Yan po si Bel. Sabi naman ni Ma'am si Maricel Axie, "Aba, tama lang yung kay B or Bel na pwedeng ulit-ulitin ng damit. Lalo na napakaayos pa naman. Anong gagawin sa damit kung hindi nasusuotin? Practical at nagpapakita ng isang babaeng walang arte sa katawan. Kaya naman, yun ang nagustuhan ni D sa kanya. Napakasimple at walang arte." True. Yan. So, tama naman, ba? Diba? Kasi syempre nakasanayan na kasi na marami mga bashers, lalo na yung mga bashers, no? Kapag nakita mo isang artista, dapat kakaiba lagi. Which is si Miss Bel, hindi po siya nahihiya kahit paulit-ulitin niya pa yung damit niya. Keber kung ano masasabi mo sa kanya, as long as na maayos naman siyang haharap. Sabi ni Ma'am Isabelita Pajarilla, "By being simple, that is the best quality that Miss Bel Mariano had. She don't need to compete to anyone. She just herself. Why act or presume what cannot be? I admire her for all she's doing. She has her own identity. If someone don't like, not forcing them. She have everything. At the end of the day, Bel will be benefited from what she've done. She has her own style. And if someone more than her, nice. But from the start, she's just simple. Ayaw sa kanya. Humanap siya ng iba. Bel could have mas sa kanya. Well said na, ha." Yan. So ito naman po ang sabi ni Ma'am Shi Isabelita Pajarilaga. Ayan. Tama naman po yung sinasabi niya, no? At isa yan sa mga talagang hinahangaan sa karakteristik and makikita natin kay Miss Bel Mariano. The reason why many people are really admiring them, it is because of being so simple and very true dun sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan na mag-pretend or ibahin yung style niya para lang siya magustuhan ng ibang tao. So, kung ano siya na ngayon, nakikita niyo siya na yon. Sabi naman ni Ma'am Shi Queen Caballero, "Totoo po yan, Miss Darrens, na ang damit, hindi lang isang damit. Saludo po ako, Bel. Damit ay hindi lang isang gamit. Saludo po ako, Bel, na marunong tumipid sa hindi lang damit dahil may kita mo kung gaano siya kagaling sa aura pa lang ni Bel. May kita mo na hindi siya maarte. Simpleng Belenda. Ang ganda, matalino, matulungin, mabait at masipag sa family. Oriented pa. Hindi gaya ng iba sa mukha. Parang
pa lang mo makikita ang ugali gaya ng mga bashers na yan. Si Bel lang naman ang pinakamaganda na kaya love team ni Donnie, as in promise. God bless you, Bel. I hope na marami pang blessing na dumating sa buhay mo. Ayun. So, ito naman po ang komento ni Ma'am Chiquin Elizabeth Baliero. Yan. So, dahil dyan, marami pong salamat sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And now, let's talk about this one. Bel Mariano reveals Donnie Pangiliden did have proposal but amin na lang yon. Yun. So, kasi po, before po mangyari yung isa sa pinaka-magical thing na nangyari po dito sa Star Magic Prom, ay tinanong po si Miss Bel Mariano if Bel or Donnie was nag-propose ba sa kanya si Donnie bilang proposal. Fans are just minutes away from witnessing the first ever Star Magical Prom, a gathering of ABS-CBN Premier Talent Agency's most promising talents including Bel Mariano. And before the grand event is to set take place at the Bellevue in Muntinlupa, Bel found time for She and Pops up event at the Pan Driver Activity Center, Loyota 2 in Makati City. I'm glad to be here, the brand ambassador express. Really, I would do everything just to go to this pop up event. You know, Shein is such a wonderful and caring family, and ever since talaga, I've been shopping sa Shein. Ito po yung sabi ni Miss Bel. All my clothes mostly are from Shein, and I'm glad they got me. And I'm so grateful to be a part of their family. When somebody asked Miss Bel on her preparation for the prom, the 20-year-old artist answered, well, right now, yun nga, I went to this pop-up even first before I had to make it here. It's such a big thing for me and also for later. Ang dami, my team is there right now. They actually check in there and we're prepping things and it's very exciting. Ayan, napakaganda ng mga sagot niya. I won't tell you anything about what I'm gonna wear or what hair I'm going for. That's all I surprise up for later. Abangan nyo yun. At the event, she was called the prom queen. So, tinagurian ng prom queen itong si Miss Bel Mariano. At dahil po doon, talagang umingay po yung pangalan nitong si Miss Bel Mariano, no? I want, sabi niya, kasabay nga nito, at the event she was called the prom queen and I'm glad be there really, yeah, was her short response. On Instagram, she posted two sets of photos. In one post, she was clad in a flowy chiffon dress assigned by Francis Levera. Ayan, nakita niyo po yan. Apakaganda po ni Miss Bel Mariano ng mga sandaling yan. Her glam team for the Victoria makeup artist was Jake Galvez, her stylist Kiel Otila, and nail artist Mimi Q Reyes. He wore ensemble picture of glamorous Federica's put together by stylish to the star Adrian Concepcion. So yun po yung kanyang dinala, no, dun po sa event na ito. At tinagurian nga silang Mr. and Mrs. Prom Night, Prom King and Prom Queen of 2023 awardee. Ayan. The Star Magical Prom 2023 was undoubtedly replete with glamour and extravagance. Organized by Star Magic, the talent manager of ARMS ABS-CBN, the event was held on Thursday night, March 30, 2023 at the Grand Ballroom of Bellevue Hotel in Alabang, Muntinlupa City. Star Magic Gen Z talents look splendid as they walk on the beautiful ivory carpet, donning their best Bridgerstone-inspired outfit. Several awards. So, napakarami pong awards na inuwi itong si Miss Bel Mariano and Mr. Donnie Pangilina, no? So, in addition to the Prom King and Queen, the Star Magical Prom awarded to them dahil talagang deserve nilang dalawa yan. And at the same time, sila rin po ang tinagureang na love team of the year, no, sa kanilang henerasyon dahil sa dinami-dami po ng mga umatin doon. Even Miss Andrea Brillantes, kasama niya yung kanyang boyfriend, eh hindi naman po nanalo bilang queen and king of the night. Talagang para kay Miss Bel Mariano at kay Mr. Donnie Pangilina ng gabing yun. At syempre, after the party, spotted na nga, nahinatid pa ni Mr. Donnie Pangilinan ang kanyang queen sa kanyang sariling bahay. Kaya naman, from the our team dito po sa ating channel, ino-congratulate natin ang Don Bel or Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano sa kanila pong mga awards na hinakot dun sa prom night or the Star Magic Prom Night
ng 2023. Congratulations to both of you. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.